Hello po mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Kung ako tatanungin nyo, okay na okay naman. Sa video pong ito ay tatalakayin natin yung aking journey papunta dito sa Canada. No? So ibabahagi ko po sa inyo yung simula't simula mula sa pag-apply ko hanggang sa makalipad ako. No? So bago ang lahat ay maiksing introduction muna. No? So ako po si Nelbert and mahigit isang taon na po akong welder dito sa Canada as temporary worker. So kami po ay nakapunta dito through temporary foreign worker program. So kami po ay temporary foreign worker na pinapayagan na magtrabaho ng hanggang 3 taon. Pero depende pa rin po yun sa performance ano kasi tinitingnan po ng employer yung performance. So kung hindi ka na nagustuhan, hindi na niya i-re-renew yung kontrata mo. So performance based. And after nun, nasa sa'yo na kung gusto mo mag-PR dito. So pwede naman mag-permanent dito. Ano. So may pointing system sila. So tinitingnan nila yung background nung aplikante, kung may kakayahan ba mamuhay dito. So may grading system sila. So ayos naman po yung sahuran. No. Sumasahod naman ng sobra pa sa pamilya. No. So siguro, tackle natin sa sunod na topic yung sahuran. Galing po akong Japan dati, 3 years ako doon. So hindi na sana ako alis uli papuntang abroad. Kasi pagka-uwi ko galing Japan, nag-put up ako ng isang maliit na business which is printing. So hindi ganun kaganda yung kitaan kaya ayun, napilitan ulit tayong umalis. At pinalad naman tayo makapunta sa magandang bansa which is Canada. No? So unahin natin yung qualification syempre. So unang-unang experience, kailangan po ng 5 years or mahigit pa yung experience natin doon sa field na applyan natin. Ano. Pero ako, yung experience ko ay parang kulang 5 years kasi 1 year mahigit lang sa local tapos yun nga 3 years papuntang Japan straight. So parang kulang 5 years yung experience ko. Kung may test na certificate kayo, yan, napaka-importante yan. So yan lang po yung hawak ko nung nagpunta ako dito kahit nung mag-apply ako sa Japan. Ano. So hindi po ako degree holder, hindi po ako college graduate, high school graduate lang po ako. Ano. Qualification. Unang-una attitude. Kailangan ng attitude. Tsaka yung pakikisama mo sa mga trabaho mo, syempre. Napaka-importante po yan. Kailangan lagi tayong open sa mga opinion. Kung ikaw yung klase ng tao na mas magaling pa doon sa nagtuturo, so hindi ka nababagay rito. Ano. Syempre, yung skills tsaka knowledge. Magkakasama yung tatlong yan. Hindi pwede magkahiwala yan kasi may skills ka, ma-attitude ka naman sa trabaho, lagi kang pawala-wala, pa-absent. Hindi ka willing matuto. Ka rin marunong makisama. So, baliwala lang yung skills tsaka knowledge mo. So, kung may knowledge ka naman, wala ka na may skills. So, baliwala rin yung dalawa. No? Interconnected yung tatlo. Hindi yan pwedeng magkahiwa-hiwala. No? So, umpisa natin doon sa pag-apply ko. Ano? Second week ng December 2017, may isa akong kaibigan na nag-refer sa akin sa agency raw papuntang Canada. Ang pangalan ng agency ay Chartree Hughes Prime. So yun pala, yun yung agency pa Japan, yung nasa taas nun, Sherto Ohensha Professional. So yun yung agency, Sherto Ohensha Professional. So pinuntahan ko siya, nag-walk-in ako, pero bago yun, sinearch muna siya sa work abroad. Ano. Tingin ako kung may vacancy, sakto meron naman. So nag-exam ako nung pagpunta ko doon. So by January 19, tinext nila ako for interview, so nakapasa daw ako doon sa exam. At isasalang nila ako ng for employers interview ng January 22. 1 month. So bali 1 month din na naghintay ako noong pagka-exam ko hanggang sa i-text nila ako for employers interview. So sunod noon, trade test na no. January 23. Ang trade test namin ay T-joint, fillet weld. 1F tsaka 3F. Flat tsaka vertical yun. Pagkatapos ng trade test, nalaman agad namin kung sino yung pasado. After noon, contract signing agad. Pagkatapos ng contract signing, nagkumpleta muna ng mga requirements, mga PSA, birth certificate, nag-renew ako ng passport, as mga police clearance, mga NBI, ayan. So, pagtapos ng contract signing, ano, ang iniintay namin noon ay confirmation letter mula sa Canadian government o yung LMIA na sinasabi. Labor Market Impact Assessment. So, yun yung katunayan na
may available na posisyon dito sa Canada na pupuntahan mo. Sa katunayan ay kulang sila ng tao. Ano. So habang naghihintay kami ng Lamia, nag-take kami ng French class kasi required kami na mag-aral ng French kasi Quebec yung pupuntahan namin. So French yung salita dito kaya required na mag-aral ng French language. Pero meron din ng mga ibang agency na hindi nila nire-required na mag-French kasi dito na mag-aral sa Quebec ng French. So libre naman yung French dito. As yun nga, nag-French kami, ano, apat na linggo. So, 4 Sundays, nag-French kami. So, bale, February 17 hanggang March 10. So, tinake namin yung apat na linggo noon para sa French class, ano. So, bale, yung French pala, may intensive training pa yon pagka malapit ka ng umalis. So, bale, yung unang apat na linggo, initial na French lang yon. Tapos, may intensive training pa, sinasabi. Kapag kapalis ka na, pag may visa ka na, magre-resume na yung inyong French class, ano. Tapos by March 1, nag-pre-med ako sa Punsalan, sa Guadalupe, ano, which is 3,200 pre-medical. So, kaya lang, na-pending ako doon. Bali, nag-ulit ako. Yung ulit, may bayad na 700 yata. So parang umabot din ng kulang-kulang din na 4,000, ano, yung pre-med. So ayun, okay na yung mga requirements ko. Nakapag-kompleto na ako. So September 28, dumating na yung Lamia namin, LMIA-CAQ. Yun nga yung certificate galing dito sa Canada. O Certificate of Acceptance din tawag doon. So after 8 months, dumating din yung Lamia namin. Ano, medyo matagal din. So after Lamia, sunod doon is online application naman. No? October 8 naman, nag-online visa application kami. So days lang ang pagitan, no, nung visa application pagkarating ng Lamia. So may bayad yung visa application, 86, pero ire-refund nila yung sa iyo. Employer ang magbabayad ng visa application. So bali yung gastos dito, 20,000 yung French course, 3 to pre-med, tapos final medical, 11,550. Pagtapos ng online application, gihintay ka naman ng medical request, no? Galing dito sa Canada. So October 12, dumating yung final medical request ko. So ang final medical namin sa St. Luke's, yun nga yung 11,550, ano? So October 12, nagpa-medical ako. Tapos October 18, nagpidas naman. November 12, yun. Visa granted na, no? Oh, happy-happy na si boy. So pag nag-grant yung visa mo, OECN na yan kasunod nun. So ipapadala ng Polo Toronto yung Red Ribbon na documents mo. Tapos yun yung ipapasa ng agency sa PUEA para makapag-obtain ng OEC. So medyo natagalan yung OEC namin. Kasi November 12 nag-grant yung visa ko. Parang first week ng January, tsaka palang dumating yung documents ko, ano, galing Canada. So dun palang na-file yung OEC ko. Parang first week hanggang second week ng January. So, pinail na yung OEC ko. Tapos, January 18, family orientation naman. Medyo malapit na. And finally, March 4, naka-flight na kami. Ano. Mula doon sa pagkapirma ng kontrata hanggang sa makalipad, inabot lang ng 1 year and 3 months. So, may mas mabilis pang nakakalis doon. Yung iba nga, nakakalis ng 8 months yata. Oh, bilis, bilis lang. So, yun lang po, babayaran nyo dito. Ano. Wala kayong babayaran na placement fee. So, hindi ko po ina-advertise yung agency, ha. So, ito po specific dun sa mga skilled workers, lalo na sa mga katulad kong welders. Dun sa agencies, kung mag-apply kayo dun, ganun yung time frame na gugugulin nyo almost sa paghihintay. Ano. So, ang tip ko sa inyo, check muna kayo online kung may hiring bago kayo mag-walk in sa agency para sigurado may employer. Kasi tiyempuhan din eh. So, pinopost naman nila yun dun sa website nila. Makikita nyo yun sa work abroad. So, yun lang muna sa video na to. So next topic siguro yung pag-usapan natin yung kitaan dito, ano, kung okay ba yung kitaan dito. So yun lang muna po sa video na to and see you in the next one. Bye bye!